except they be agreed. So hindi pwede magsama yung dalawa, tatlo o marami man, kung wala silang pinagkakasunduan, di po ba? So itong agreement na to ay depende sa motive, di po ba? Merong nag-agree dahil sa pera. Okay, mga negosyante siguro. Yan ang laging hinahanap nila. Mga networking. So sasali ka dyan dahil yan ang hinahanap mo, di ba? Meron ding nagkakasundo dahil sa siguro dahil sa sila yung kanilang race or sabi na nating heritage yung pamilya, no? Dahil sila ay meron silang hangkan na kakaiba sa iba. So maging mga samahan tungkol sa trabaho, no? Job. Tinatawag natin yung mga tricycle driver, yung mga toda-toda sila, di ba? Dahil maging ang United Nations, UN, WCC, World Council of Churches, maging yung NATO, maging yung European Union. Puro po ito mga grupo na merong pinagkakaisahan. So tayo, ano bang pinagkakaisahan natin? Bakit tayo doon nag-agree? So meron tayong agreement sa message, di po ba? Message of the hour. So kaya nga sinabi ni Prophet, the new birth is a clear understanding. So meron tayong malinaw na unawa. Okay. Ang mga denominasyon, may kanya-kanya rin silang grupo. Diba? Baptist, Methodist, Pentecostal. Dahil meron silang dogma na pinagkakasunduan. So, subalit isa lang ang Bible, alam natin. Isa lang ang Biblia, pero nanganak ng nanganak ang mga denominasyon. Bakit po? Dahil sa kanilang interpretasyon. At dahil sa kanilang mga founder. So, pero po tayo ay meron po tayong agreement sa mensahe. Alam natin na tanging yung mga pinili lamang o yung mga elect ang mabubuksan dahil ito'y tinago nga sa mata ng pantas at matatalino. So kaya po nandito tayo dahil nilabas nga tayo sa mga denomination at mga religious system. So nagkakaisa tayo at nagkakasama tayo dahil po nag-agree tayo sa mensahe. Now in terms of the doctrines, kanina yung sinabi ng ating mga kapatid, may sinabi si Brother Branham na you draw bigger circles. Di po ba? Sabi niya, may mga maliliit na circle, mga grupo-grupo. Sabi ni Brother Branham, ang layunin ko is to draw a bigger circle para ipasok silang lahat. Sa yun ang kanyang motive, pero hindi niya naman siyempre mapipilit yung talagang walang dinghi. Siyempre, meron three kinds of believers at sabi nga, may kinauukulan ang mensahe. Hindi mo raw pwedeng kunan ng dugo yung ano ba itong prutas na to. Simkamas. Okay. You cannot turn, get God out of a turning. So kaya may mga tao talagang predestinado. So yung mga predestinado, darating sila sa unity o agreement regardless of their location. Hindi porke isang church kayo, nag-agree kayo lahat. Meron talagang bride in every church, kahit nasa lugar sa buong mundo, there will be a bride in every nation. At ang agreement na yon is by revelation. Not by location, not by their pastor. Kasi ang agreement talaga natin is doon lamang sa pure word of God. Pag hinaluan na kasi ng dogma, credo, doon na po nasisira. Di po ba? Hinaluan na ng mga Nicolaitanism, man-made motives. So kaya ang bride, mag-agree lamang sila doon talaga sa purong salita. Makikita nila, hindi sila pwedeng malihis kasi meron silang filter. Di po ba? Binigyan tayo ng discernment ng Panginoon. So the bride can never be deceived. Kaya po, I believe na ang bride, magkakaroon tayo ng pagkakaisa sa salita ng Diyos. Hindi po tayo nagkakaisa dahil siguro mga gwapo at gwapo lahat kayo o kaya samahan ng mga kung ano-ano. Dahil may mga samahan kayo, di po ba? So, businessmen sa Association of Businessmen, Gospel Businessmen. So anyway, ang punto ko lang dito, hindi pwede magsama-sama kung walang pinagkakasunduan. Naalala niyo yung mag-asawa na gusto na nilang mag-divorce at maghati-hati na sila doon sa mga gamit sa bahay hanggang sa mapunta sila doon sa atin na nakita nila yung sapatos ng namatay nilang anak at naghatakan sila ng sapatos. Akin to, akin to. Hindi nila masabing kanya lang, kundi lahat.
budget, pareho silang mag-asawa, may bahagi doon sa bagay na yun. Kaya I believe na tayong lahat ay nagkakaisa rito dahil may bahagi tayo sa isa't isa. Life connects life, sabi nga ni Brother Ronnie. Kung meron kang deep, meron kang bingi sa iyo, may bingi din ako, I believe we will come into that unity. Sa ayaw man natin sa gusto. Dahil one day, darating ang squeeze. Alam niyo yung squeeze, di po ba? Ito yung squeezing time. Okay, ang WCC at ang United Nations ay papatupad nila yung Mark of the Beast. Dahil nga sa mga salot, sa kahirapan. So, pagpwersa rin nilang buong mundo na sumalit sa WCC, which is the World Council of Churches ng mga Protestant, na under din naman, under ito ng Rome, alam natin. Ito ay makanan ng Roma. Na balang araw, sila'y magpapasakot din. At ang mangyayari, sa binibarang sa United Time and Sign, ang bride gigipitin. Gigipitin tayo. At kaya nga sabi niya, ang bride ngayon nag-unite na rin. At darating sa sukdulan na talagang mawawala na yung division. Kasi lahat ng message believer, they will persecute. Baka sabihin, yung mga pastor, meron ng patong sa ulo. Si Brother Nestor, $2 million. Makapagtuturo. Diyan na lalabas yung mga Judas. Diba? Sayang na. Sayang na. Pera. So, kaya, yung unity, diyan makikita talaga. Magsasama-sama yung mga totoong bride. Magtutulungan sila. Parang buong acts. Na dito na lahat ng kariyarihan natin, pagsasumasamahin natin. At kung isang sakong bigas sa'yo, may isang sakong bigas din ako. So, ganun na nangyari noon. At I believe, during this time, ay darating din yung third pool ministry that we can speak things into existence, at dito na rin darating yung rapture. So, sayo man natin sa gusto, darating ito. May lalabas ng mga Judas, may lalabas din ng mga unbelievers na nangabulang makakain at mapagaling, di ba? Yung mga 70 ministers, gusto lang nila first pool and second pool, pag third pool, wala na. So, kaya, sa tingin ko, ito talagang unity of the faith, hindi ito pwedeng pigilan. Mangyayari at mangyayari ito, ayaw man natin sa gusto, at yung mga totoong pride lang talaga ang magkakaroon ito. Dahil sabi ni Brother Ronnie, true love o ang totoong pag-ibig ay